Buongiorno mga kumare, ngayon nga ay oras ng aking break time at medyo ako'y sinipag na maglakad-lakad. Siyempre dahil malakas kayo sa akin, ay siyempre kasama ko kayong mamamasyal. Ganito nga ang eksena dito mga kumare sa aking trabaho. Araw-araw ganito ang eksena. Napakaraming turista. Andito nga kasi tayo mga kumare sa pinakasikat na shopping street dito sa Roma. Kung saan ay tititig ka na lang talaga sa mga makikita mo dito dahil talaga naman kumare na kulang pa ang 3 buwan kong sweldo para makabili ako ng ganito. Tayo nga mga kumare ititig na lang muna at hindi pa natin afford iyan. Dito rin nga matatagpuan ang mga mamahaling mga restaurant na kahit nasa gitna lang naman ang daan ay totoong napakamahal pati pag-upo ay may bayad. Saka ito sa lagi kong pinupuntahan din sa sentro, itong roasted na kastanya. At habang tayo nangangain nga ng kastanyas ay tayo maglalakad dito sa Via Marguta. Kung magagawin nga kayo dito sa Roma sa sentro ay hindi nyo dapat makaligta ang puntahan ng street na ito dahil napakaganda at napaka-historical ng lugar na ito. Lalo na kung mahilig kayo sa mga art gallery at mga talagang Roman datingan. Isa nga ito sa mga historical sikat sa mga art gallery na parte ng Roma. Ang street niyang ito ay napaka-charming at napaka-tahimik kahit na nasa city center ng Roma. Mararamdaman mo pa rin ang garden atmosphere at amoy ng mga puno at barnyard kung saan ito ay perfect choice para sa mga artist at painters at mga sculptures. Matatagpuan ito sa sentro ng Roma, malapit sa Piazza Popolo at sa sikat na street na Via del Babuino. Malapit din ito sa Mount Pincio na soon ay pupuntahan din natin. Ang street na ito ay kilala bilang home to modest craftsmen at workshops. Pero sa ngayon, ito ay ginawa ng mga art galleries and fashionable restaurants. Sumikat ang street na ito dahil sa ginawang film noong 1953 na Roman Holiday na pinasikat ng direktor na si Federico Fellini kung saan ang via na ito or ang alley na ito ay naging isang eksklusibo dahil dito na tumira ang mga sikat na celebrity. Noong una nga ay nagtataka ako kung bakit para itong gubat, pero ito pala ay sadyang preserve dahil ito talaga ang history at character ng lugar na ito. Tunay nga na napakaraming hidden kwento sa bawat sulok ng mga kalsada dito sa Roma. Kaya naman mga kumare, samahan nyo ako na i-discover natin ang mga historical at magagandang lugar dito sa Roma. Kaya naman follow and share for more!